programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Kamusta naman ang mga mommies na abala ngayon sa pag-aasikaso sa mga chikiting na papasok sa eskwela? Huwag niyo pong kakalimutan na pabaunan sila ng payong. Asahan na kasi ang madalas sa pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Kay Daddy naman na naghahanda ngayon para pumasada, sandaling tumutok sa aming programa na naghahatid sa inyo ng kumpletong impormasyon sa lagay ng ating panahon. Para sa iba pang updates, bisitahin ang aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako si Eunice Suntayas, kasama niyo ngayong Tuesday morning, July 18, 2017. May time ka pa ba para makapag-exercise? Kahit umuulan, may option naman for indoor activity. Pwede rin namang afternoon jog pagkatapos ng trabaho. Samantala, para sa mga early risers, ngayong umaga, sumikat na si Haring Araw kaninang 5:36 at ito naman ay inaasahang lulubog 6:29 mamayang gabi. Makakaranas kaya ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw? Sasagutin yan sa atin ni Meno Mendoza. Isa siya sa mga forecaster ng Pag-asa. Maganda umaga sa iyo, Meno. Ano ba yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Una sa lahat, magandang umaga, Eunice, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, patuloy pa rin nakaka-apekto itong ating Intertropical Convergence Zone o RTCC dito nga sa Katimugang Luzon, sa Kabisayaan at sa Mindanao. Kaya't patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito sa Mindanao, gaya na rin sa Kabisayaan at gaya na rin sa Mimaropa at probinsya ng Aurora at Quezon. Samantalang dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin makakaranas ng maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Umaabot na itong Intertropical Convergence Zone sa bahagi ng Southern Luzon, kaya pinapayuhan natin ang pagdadala ng payong dahil ito ay magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Meron madalas na itong ITCZ ay hanggang sa lower part ng ating bansa, ngunit ngayon ay umaabot na ito sa Southern Luzon. Ano ba yung factor na nag-e-enhance sa ITCZ? Ang isa sa nakikita nating dahilan na nagpapalakas ng ating Intertropical Convergence Zone ay yung tinatawag nating mga sea surface temperature, dahil ito rin ang nagpapalakas nga ng mga low pressure na nakapaloob sa ating ITCC. At bukod ba dito sa pagpapaulan na dadalhin ng ITCZ, ngayon ba ay meron tayong binabantayang sama ng panahon na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Okay, sa kasalukuyan hanggang sa susunod na dalawang araw, wala tayong nakikitang anumang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating Philippine Area of Responsibility. Subalit, sabi ko nga, dahil meron tayong ITCC, laging posibleng magkaroon tayo ng mga low pressure na posibleng lumabas nga dito sa ating Intertropical Convergence Zone. Kaya patuloy tayong nagmo-monitor kapag ganitong meron tayong Intertropical Convergence Zone. Dahil ang Intertropical Convergence Zone ay breeding ground ng isang sama ng panahon o low pressure area, patuloy nating babantayan ang weather system na ito. Ngunit sa ngayon, ito ay nagdudulot pa lang naman ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Sa sabay-sabay nating aantabayanan yung mga developments sa pagbabago sa lagay ng ating panahon. At itong question na ito ay mula sa Panahon TV follower na si Brandon Manabat. Ipinapatanong niya kung ano bang yung ibig sabihin kapag ang forecast ay a couple of thunderstorm. Posible ba nang ibig sabihin nito ay magdadala ng mga pag-ulan? Sa totoo lang, para sa kaalaman ni Brandon, ngayon lang natin na-encounter itong a couple of thunderstorm. Kaya posibleng ang tinutukoy niya rito ay yung tinatawag nating multi-cell thunderstorm, kung saan ang ating multi-cell thunderstorm ay binubuo ng dalawa o higit pang single-cell thunderstorm clouds. No? Pag sinabi natin yung multi-cell, marami itong thunderstorm clouds, kaya ang mga pag-ulan nito ay posibleng tumagal ng isa o higit pang oras. Ito ay depende sa dami ng single-cell na thunderstorms na nakapaloob nga dito sa tinatawag nating multi-cell thunderstorms.
Brandon, hindi ginagamit yung term na a couple of thunderstorms sa forecast ng pag-asa. Kung yung itinatanong mo ay ang sa pagpapaliwanag ni Meno, ito yung multi-cell thunderstorm kung saan ito yung magdadala ng mas matagalang mga pag-ulan at makakapal na mga kaulapan. Nakasama ko ngayon si Meno Mendoza. Maraming salamat sa iyong impormasyong binahagi sa lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Samantala, dahil umiiral itong intertropical convergence zone sa ating bansa, asahan ang mga pag-ulan na dadalhin nito. Ngunit ano pa nga ba ang posibleng idulot pa ng weather system na ito? Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.